Oh, baliw. So, tulong natin yari ate. Hey, okay, last na. Musta kayo, baliw? Oh! So, usually guys, may talaga yan, pero since kabab naman si ate, subscriber yan. Pakintuloy mo sa kanya. Sige. Uy, kuya, ulit kayo. Salamat po sa kanya. Ulit kayo sa kanya. Ulit kayo sa kanya. Good morning guys. No, ngayon po, check natin yung laptop ni ate. Isang kebabs to na dumalo sa akin. So, fortunately, napakabagal kasi ng computer ni ate. Sama ni si kuya. So, ito po yung error. So basically, sa BIOS pa lang makikita mo na mayroong hard disk error. So, sabi niya kasi mula nung i-update, from Windows 7 to Windows 10 bumagal. So, kung titignan po natin, sa BIOS pa lang, sa boot menu pa lang, lumilitaw na agad. But we need to confirm kung talagang sira yung hard disk. So, check po natin guys. So, enter po natin. Ang gagawin po natin, i-install lang po natin ng hard disk Sentinel. Gaya po ng huling kebab, number 2 or 1. So, mag-install tayo ng hard disk Sentinel. Just so, makonfirm natin na sira po yung hard disk niya. Para mapag-isipan niya kung papalitan ba, kung may budget, or whatsoever. Check po natin. Medyo mabagal dahil sabi ko na nga sa'yo, pag ang laptop po, meron ng Windows Defender, mag-install ka pa ng another or third party na antivirus, so automatic yan, mabagal. So, meron kasi nakalagay ng McAfee. Aside from the fact na meron siyang Windows Defender. So, try ko sanang pabilisin, but confirm mo natin kasi rin hard disk. Check po natin. So, ang gagawin natin, mag-install po tayo ng Windows HDD Sentinel. Para mabasa niya yung status, yung health, saka yung performance ng hard disk. Para mabigla natin si ate kung anong sira ng laptop niya o anong rason kung bakit mabagal yung laptop. Basically, install po natin ng Windows Sentinel, ay, HDD Sentinel, sorry. So, basically, install po natin ng HDD Sentinel. This one. Check natin guys, kung mag-install natin. Then launch natin. Check natin kung ano yung reading niya. So na guys, if you notice niyo, parang kabuanan ng babae. So, ito na yung may regla. So, pulang-pula ang HDD Sentinel. Ibig sabihin, may problema na po yung hard disk niya atin. So, yung health niya po is X na, no, zero. At atin na. Baksak na. Supposedly, dapat 100%. 100% po, 100%. Pag baksak yung health automatic, mabagal na mabagal na mabagal yung control. Okay, so parang bagal siya pati. So, basically, na-confirm natin guys na sira po yung hard disk niya. So, baksak na yung health. So, check natin kung ano yung magandang gawin para kapapalitan. Check natin. Kaya kasi wala akong hard disk niya. Pero, check ko pa. Wait lang natin. So, yun guys. So, basically, by using HDD Sentinel, yung application po na ibinahagi ko nung Kebab Episode 1, na-confirm po natin at naipakita ko kay ate na ang culprit po, ang may sala kung bakit nagahang or lag yung computer niya this one is dahil defective po yung hard disk niya. So, kung makikita po natin dito, 100% po yung performance but zero backlog yung health ng hard disk niya. Reason enough para maghang po yung computer. So, papalitan po natin yan and
sabi ko kanina wala po akong available. So ang ginawa ko, naghanap lang ako ng mga kaibigan ko. So and nakakita po ako ng 160 gig. Enough para ma-elevate rito at para magamit ni ate ng matino yung kanyang HP laptop sa work from home niya. So parang tulong ko na rin ito. So bibiglayin natin siya dyan. Nagtatanong nga siya sa akin kung magkano yung gagastusin niya. And, but I don't intend to na singilin siya. No, hindi ko pa na, hindi ko na po singilin dahil kabab siya. Second time around na po na kumita siya rito. So, ililibre po natin hard disk as well as full format ng laptop. Sisiguraduhin ko po na pabibilisin ko po ito at the same time, pagbibilinan ko po sa kanya or pagbibilinan ko siya kung ano ba yung pwede niyang gawin para kahit pa paano po ay mapabilis ng konti in case na bumagal ulit. So, yun lang guys, panoorin niyo po. Tatanggalin ko po yung hard disk, then ipo-format ko. Panoorin niyo. Yung guys, i-format po natin ngayon. Installan po natin ng Windows 10. No? So, kasi syempre, pag bagong lipat po yung hard disk, automatic 10. Kung meron man siyang laman ng Windows 10, previously, syempre hindi natin pwedeng gamitin yan. So, kailangan clean install po, malinis po yung hard disk para kahit paano po mas smooth siya. So, just one thing na kabisado ko with regards HP laptop, isa lang po ang BIOS menu nito. Meaning, pag sinabing BIOS menu, makikita mo kung ano yung pipindutin mo para basahin yung USB. So, and this is by pressing escape. Press nyo lang po escape key. Automatic lalabas yung startup menu, yung BIOS menu. And then, makikita nyo po yung keys na pipindutin nyo pag gusto nyo mag-boot device options or BIOS option. And in this case po, pipindutin po natin ang F9 para basahin po yung USB. Then, binasa nyo po. Piliin po natin ang SanDisk. Para basahin niya yung laman po ng USB. So nakita ko kanina 3 gig po yung RAM, no? So bitin siya kung gagawin natin 32 bit. So safer po kung gagawin natin siyang 64 bit, no? So kasi may option naman tayo na i-upgrade yung RAM niya para mas susceptible, mas akma siya sa 64 bit. No? So check po natin. So, i-install lang po natin ang Windows, burahin natin laman para kahit paano po smooth dahil clean install, walang kalaman-laman yung Windows 10 na gagamitin niya. Except yung kinakailangan natin. So, lalagyan po natin ng Google Chrome yan, ng Microsoft Office, and of course, yung application na ginagamit niya sa work from home, na siya na po magda-download later. So, format po natin guys.
Yun guys, tatapos lang. No? So right now, lalagyan po natin siya ng drive para magkaroon siya ng, oy, thank you. Magkaroon siya ng wifi, madownloadan ng movies, of course. Kailangan natin install yung video card driver ng isang laptop para gumana yung movies. No? So, lagyan po natin ng drive. Yun guys, kita tapos lang ng format na, and na-install lang connection ng drivers and mga applications na kailangan natin. So Microsoft Office, Google Chrome VLC. So if you notice guys, hindi na lumitaw yung error ng hard disk kanina. So basically, dire-diretso na yung pag-open niya, wala nang error ng hard disk ang nakikita. So then pinabilis ko na rin. I'll make sure na mabilis po yung boot niya, mabilis yung pagbukas ng Windows itself. So anyway, check ko pa rin po kung talagang mabilis pa siya. Then papakita ko kaya. So, kababos natin. Well, noticeable na po yung pagkabilis. No? So, kanina parang gumagapang siya. Dahil, syempre, sabi ko nga sa vlog ko na to, pag hindi mo talaga tinurn off yung mga application na dapat hindi naman magbukas sa startup, automatic yan, kakain ng RAM, babasahin yan, at medyo mabagal po yung startup ng opening ng Windows. So basically, nag-open na siya. So kompleto siya. So kompleto ng drivers. Mayroon na siyang Windows Explorer. And this one, nakalimutan ko yung OneDrive. Supposedly, dapat naka-turn up ito. So, i-up po yung OneDrive. May opening up Task Manager. So, para mas bumilis pa yung pag-up. Okay, disable natin ang OneDrive. Okay, so basically, okay na siya. Instead of 160 gig, ang ginamit ko na lang po, yung 500 gig po na ginagamit ko sa isang laptop. So, sacrifice ko na lang kasi kahiya na nakakayakit. Okay, so basically, isang 250, isang 221 gig. No? So, 500 gig po yung nailagay natin. So, then kompleto na siya, may VLC, may Microsoft Office na siya. Check natin, labas natin yung Microsoft Office. This one, Microsoft Word. Lagay natin sa taskbar para accessible agad ni ate. Of course, VLC is important ano, para magpa-play ng videos. And para ma-check ko rin po kung okay na yung video card na this time. So, then we'll check yung mga sa puppies ko na kayo sa talaga. Okay. So, mabilis na siya. So, ngayon, i-start ko ulit. Papakita ko kay ate na mabilis yung opening na. Then kakausapin si ate. Yan guys, so basically tapos na. Napapakita ko lang kay ate. Opo ka. Ay kasama pa ako. Okay lang, bali. So basically, sabi ko nga sila, wala na yung error. No? Dire-diretso siya sa window. Windows 10 din. Wala na kasi yung error. So kasi wala na, okay na yung hard disk. Ano nga, ang nailagay ko, instead of 160, yung 500 gig na inilagay ko. Yung laptop ko rito, if you remember, meron ako rito.
Eh wala akong makuha kasi yung 169 na kinuha ko sa kakilala ko, sira din. Sabi ko 97%, hindi mo pre. Wait lang natin mag-open. Uy, bilis. Ang bilis ka rin yun, ginagawa. Pero okay lang po kahit yun sa pag-open. Okay lang. Mabilis na. Yung ano lang po sa pagkaras. Kaya ko naman. iPhone lang din po nag-e-e. Oo. Dahil na. Ay, pick up po. Nanto kaya sa vlog po, no, pinaliwanag ko ako nung tinapos ko. Pero hindi ako IT dahil. Yung guys, no, so basically, kompleto na yan, no? So, meron ng Office, may Google Chrome, may BLC, so, may Wi-Fi. Tapos. Battery mo problema na. No? Opo. Dead bat na siya. Opo, sira na po talaga. Mahal din kasi battery. Pero ang battery siya, kaya po alam po, 800 lang. Original na po yun. Hindi, replacement. So, hindi ko na alam kung paano ko bibilisin. If ever man, RAM, dadagdagan natin in the future na lang siguro. Mabalik din po kami kasi ito po yung susunod. Yung mga saksakan ng USB naman. Hindi pa gumagana? Hindi. Check mo nga. Sira po yan. Check mo nga. Jer, pero nga na isang USB. Sorry. Ayun ko, ayun naka anong USB na yan. Ayan yan, sorry. Thank you. So, 3GB RAM. Alin dito? Lahat po yan. Eh, dyan ako nagpasok ha. Paano hindi gumana? Gumagana na. Sa driver lang yun. No? So, okay po. So basically guys, nakagawa pa pati yung USB. Hindi, pwede hindi. Kasi dyan ako nag-install. Ay, hindi po gumagana. Dyan po rin sasaksa kami. Tignan natin sa pa. Ay, gumagana na. No? So, yun guys, no? So nagawa na yung laptop. Napabilisan natin. Napalitan ng hard disk. Pati yung USB. Not necessarily ginawa. No? So basically, iba baka kulang sa driver kaya hindi nagbabasa yung USB port at nalagay ng driver kaya lumasak siya. So, at least na-repair din siya. No? So, okay naman na to sa tingin ko. Ano? So, pag ano, panoorin mo yung vlog ko with regards yung ano, how to speed up your computer. Paano pabilisan ang computer. Doon ginawa ko na yun dito. Kasi alam ko, sinabi ko doon kung paano i-op yung update ng Windows. Let me check na lang. Ano? Check na lang dito. Kasi pag nag-update ang Windows, bumabagal ang computer. Lalo na Windows 10, hindi napipigil ang update. Pag nakakunik ka sa internet, automatic na nag-update. Ano? Actually, may ginagawa ko dyan para hindi talaga mag-update. Kaya ako, every time na pumapasok ko sa shop, yun ang unang-unang ginagawa ko, ino-off ko yung update. So, saka na nga lang pag ano. Ito, nagaganyan na ako siya. Ito yan. Usually, pag ano, i-off. Kasi araw-araw, Windows 10 din pipigil update, no? Ang tinatype ko dyan, administrative tool. Ano ko nga yan one time, no? Para, kasi yung mga user na hindi alam eh. Tapos punta sa services. Ituturo ko na lang in one of my vlog. Okay. Para hindi nag-update. Kasi ito lagi yung nilumalabas. At least for a... At least for a 2-3 days, hindi siya mag-update. No? Pero ako, everyday talaga ginagawa namin yan. Kasi umuubos ng wifi. Meaning, kaluload lang namin, ayun, naka-disabled na siya. No? Default kasi yan, naka-manual. So, palagi disabled dapat yan. Para hindi siya mag-update. Kasi pag nag-update ka, uubusin niya yung internet load mo. Okay. Ano
Parang pag sa cellphone. Eh, siyempre, paluload mo, ubusin niya. Check natin. No? Yan guys, no? So one of these days, yan ang gagawin natin. No? Ipapakita natin sa inyo kung paano ba i-disabled for the meantime yung update ng Windows 10. No? Anyway, wala akong maano. So, tingin ko okay na yan. I-shutdown ka na para makauwi na itong mag-asawa na ito. Dahil alam ko pagod na ito kanina. So, yun guys, pinatay ko na. No? So, hopefully nakatulong tayo kay ate. No? So, ate pa kayo tanong na. So, paliwanag lang guys. No? Si ate nagreklamo dahil mabagal yung computer niya. No? So, then upon checking, sa startup menu pa lang, may error na agad. So, nakita natin na may problema yung hard disk. Then, nag-install tayo ng HDD Sentinel and na-confirm natin na talagang problema doon yung hard disk nila. So, pinalitan po natin ang hard disk yan. And afterwards, hindi na gumana. Hindi na nagpo-problema. So, basically, isang kabab sa naman po, isang subscriber ni What's Up Bob ang natulungan natin. So, ibibigay na sa kanya to at ano sasabihin ko? So, hintayin natin, itanong natin. Ano yung tatanong natin? Ano tatanong mo? Magkano po? Magkano daw ang tanong niya? Isa lang ang sagot ko. Libre yan. So, libre yan guys. No? So basically, pinalitan natin ng hard disk. Nilibre ko na rin ng format. Libre na yan kay ate. No? So para kahit paano masaya sa ate. Wala, seryoso po. Oo, baliw. Wala daw. Pagbalik na lang natin, bilang na lang natin. Oo, libre yan. So, tulong natin yan kay ate. Hey, okay, last na. Musta kayo, baliw. Seryoso po. Oo. So usually guys, may single talaga yan. Pero... since kabab sa mga si ate, subscriber yan. Laking turun na sa kanya. Sige. Saan yung bag? Oy, kuya, ayun kayo. Ay, salamat po sa take your water. Ayun kayo sa kuya. Sige na, sige. Kunin ko po yung bag niya. Ito. Ate, pakiwan nga yung bag. Baliw, okay na yun. Ay, tama ba? Okay na, baliw. Para ka. Thank you po. God bless po. Sige na, ingat. Yung ano, USD, okay na. Thank you po. Sige na, ingat kayo. Ingat ka. Yun guys, no? So, kaya na, pasaya natin siya ito. So, yun lang. Bye, God bless. Stay safe. Ingat po tayo sa COVID.